Ito na mga kabasketball, meron tayong breaking news kasi nga inilabas na ng New Zealand Tall Blacks yung kanilang solid na lineup na ipantatapat sa ating Gilas Pilipinas. At Coach Tim Cone, kinumpirma na at excited na sa paglalaro ni AJ Edu at yung tambalan nila, nila Kai Soto at Junmar Pajardo. Sa pinakabagong update ng head coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Tim Cone, sa spin.ph ay kinumpirma nga niya yung paglalaro ni AJ Edu sa ating Gilas Pilipinas para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers na nalalapit na ngayong November 21 at 24 na yan mga kabasketball, kung hindi ako nagkakamali, kontra sa New Zealand at Hong Kong. Dahil kasama naman talaga sa original 12 ni Coach Tim Cone yung mga napili niya no nung una, etong si AJ Edu, yun nga lang, napigilan siya sa paglalaro, especially doon sa first window dahil sa kanyang injury. At sinabi ni Coach Tim Cone mga kabasketball na eto ang si AJ Edu, yung isa sa mga key players ng ating Gilas Pilipinas, dahil siya raw talaga yung big man stopper ng ating national team. At hindi maalis sa isip ni Coach Tim Cone na kung sana lang ay nakapaglaro etong si AJ Edu doon sa FIBA Olympic Qualifying Tournament doon sa Latvia, eh talagang naging malaking tulong daw siya para sa ating Gilas Pilipinas, especially sa ilalim, no? Patungkol naman sa pinakamalakas na makakabakbakan ng ating Gilas Pilipinas ngayong November na New Zealand, ay naglabas na nga sila ng kanilang final 13 players para sa second window ng FIBA Asia Cup qualifiers kontra sa ating Gilas Pilipinas. Mga kabasketball, may napansin ako, no? May mga idinagdag sila ng mga batang players, parang ginagawa nila yung ginagawa ni Coach Tim Cone, yung nagde-develop siya, no? Especially sila Carl Tamayo, Kevin Tiambao, si Mason Amos, si Kai Soto, si AJ Edu. Kasi 4 years yung kanilang preparation din mga kabasketball o yung kanilang program. Number 1 sa listahan ng New Zealand Tall Blacks ang shooting guard na si Corey Webster na nag-a-average ng 20 points, 4.6 rebounds, 7.6 assist per game mga kabasketball. So ibig sabihin napakatinding player nito. Nandyan din si Samuel Wanderberg na isang 6'10. Nakita ko na yung laro nito mga kabasketball. Mahusay ito. Nakalaban na ni Kayan dyan nga sa NBL Australia sa Cairns Taipans. Nag-a-average siya ngayon ng 16 points, 7.5 rebounds, 3.3 assists. Si Oscar Goodman, 17 years old pa lang mga kabasketball, 6'8. Small forward yung laruan. Pero ito yung main center nila. Nakalaban na rin dati ni Kaito dyan nga sa NBL Australia. That time hindi siya masyadong nagagamit, no? Doon sa Brisbane Bullets. Kasi ang main center nila doon, kundi ako nagkakamali, si Aaron Baines. Backup lang to. Pero ngayon, almost 13 points at 10 rebounds, 2 assists yung kanyang average. Meron pa siyang 1.7 steal, 1.1 block. So ibig sabihin, talagang nag-improve siya mga kabasketball. At si Walter Brown, na hindi pa pinaglalaro dyan nga sa Tasmania Jack Jumpers. So tabayan na natin mga kabasketball yung mga susunod na balita. Hanggang dyan, maraming salamat at God bless sa inyong lahat.